Isang pinaka big time na kliyente ko talaga is KSA. Parang ano siya, king doon. It's like na pang-apat siya na king. That times like I was playing minimum highest 35 IPADS at the same time. Hey everyone, welcome to the first episode of the MOBCAST. This is the show where we talk about everything about digital and technology as it relates to all of you. Para sa first episode natin, we have a few experts here on the panel and I let them introduce themselves. So, madam, ladies first. Ladies first. Hi everyone, I'm Mary and the name of my channel is Mary Bautista and I make YouTube videos mainly about tech and lifestyle. Hi everyone, I'm Isa ng Hungry Geeks, mostly they're digital nomad. More 10 years of experience in the tech field. Oh, tagal na. And of course, our very special guest for today, our esports expert. Facebook streamer, page name Roller Gaming. If you want to learn about Mobile Legends and other stuff about gaming, just check out my page. I will link it down below. So before we get to the news of the day and we talk about our main topic, which is mobile gaming and esports, meron tayong bagong segment na inimbento, ang tawag sa kanya, Gadget of the Day. So lahat ng mga panelists or lahat ng mga guests natin magkukwento ng isang gadget na, I don't know kung favorite nila or feel lang nila for the day. Simulan ko na. Sa akin, yung bagong, hindi na hulog, Huawei P30 Pro. Ngayon, syempre hindi na bago yung P30 Pro, pero yung bago sa kanya, boom, yung kulay. So very hype beast. So ayan ang kulay of the year, katulad nga ng pinakita natin sa t-shirt ni Ison. So ito yung last year, green, ngayon, orange and gold. Ay, hindi, orange and parang red. So yun yung sa akin. Comment. Pinatinuro ka na nga eh. Tinuro ka na nga eh. Makinig ka. Sumunod ka sa kanya. Ikaw mag-explain. Well, sa akin, Huawei M5 Lite tablet. Kasi recently, I'm more into reading. So, kung ano yung spare time kung kaya, I'll just read something. Relax. Okay. Sa akin naman is the OnePlus 7. I like it kasi ang ganda ng kulay niya. I prefer it more than the Pro. And mas maliit siya. Kaya mas maganda yung hawak sa kamay. And Mr. Roller Gaming, a special guest of the day. For me, it's a Realme 3 Pro for gaming, good qualities, good batteries, and kung gusto mo maglaro, lalo na as a gamer, you spend many time playing the game, and kung gusto mo maglaro habang charging, it's really the best. I will recommend it. So, game, punta na tayo sa main topic natin, which is of course, esports and gaming. Kaya nandito si Roller Gaming. So baka pwede mo kwento sa amin ano ba yung siguro paano ka nag-start into esports and gaming. Pagkatapos nun, if there are any tips no na pwede mo ibigay sa mga nanon. Ang tips ko lang about dyan is actually it's not esports. When I start my career is like Clash of Clans, right? Marami din ako mga games na tinry before bago ako pumasok like earning money on gaming. So, naglaro ko any other games like ES4, mobile gaming. Nung high school ako, ano rin nalaro ko noon? StarCraft. Eh, Red Alert. Ano ba yun? Red Alert. Hindi mo alam ang Red Alert? Battle Realms. StarCraft. CS, Counter-Strike. Battle Realms. Hindi mo alam? Clash of Clans. Hindi alam yung Battle Realms. That's the, nung days na wala pang internet yun eh. Oh, we need more rights. We need more rights. Shoutout sa mga naglaro ng Battle Realms, so, di ba? Nalalawa lang ang Battle Realms dati kapag malapit na mamasay yung base mo. Basta isang peasant lang. Oo, kaya mo pa mabuhay. Oh. Yun ang panahon nun eh. Well, tapos naging addict ng mga tao sa Ragnarok. Yeah. Yun ang panahon ko. So anyway, so tuloy mo yes, nito. Then after that, lumabas sa COC. And that time, si Clash of Clans, yes. Hindi pa siya masyadong trending. And suddenly, nag-trend yung game through Philippines and any sa, ano ba, ibang bansa. Then, ang nagsimula ko nun, naglaro ko niya, meron akong account na talagang ginastosan ko siya para, I mean, yung sa Clash of Clans, di ba, dapat mostly malakas yung base mo. Pero yung sa akin, gumastos ako sa units ko, sa attacks. So, in-upgrade ko yung balloons, like there was balloons, right, and minions. And yun lang in-upgrade ko, talagang focus ako doon, kahit mabasa ko yung base ko, basta makaka-attack ako, I will gain trophies. Tapos doon sila nabilib sa akin, kahit sobrang hina ng base ko, magaling ako mata. So then, nagsimula doon yung pilot. Pinapilot ko yung mga accounts ng mga, like they will pay me diamonds. They pay me diamonds kasi papilot ka account nila.
Doon nagsimula yun. Oh. So, yeah. Kung alam ko lang ginagawa mo yun. Sayang. Yeah. Yes. Then, doon nagsimula yun. Then, after that, pero diamonds lang yung bayad. Diamonds lang yung bayad sa una. Yung wala diamonds. Sa una, doon lang. And I realized na, what if pera kayang binabayad sa akin? Then, I hear some, isang pinaka-big time na kliyente ko talaga is KSA. Parang ano siya, king doon. It's like na pang-apat siya na king. Sinasabi, really unknown, hindi ko alam pangalan. It's really sobrang grabe. Wait, kailangan magsingin sa akin. So may hari. So pinapilot mo yung account ng COC ng isang king. Yes, KSA. Ng KSA. KSA ang pangalan niya. Like, oh, may ganun pala. Boom! Wow, I did not expect that. Sa Philippines also, meron din ako mga kliyente na mayor din. I can drop by the name kasi. It's like I played their account then pretend na sila yung naglalaro pero totoo yun ako nun. Pero okay, shout out kay Mayor Isko, come on the show. Wow. In-invite. Okay, sige, tuloy. And nagsimula doon then pero ano kasi yung detail daw magaano yung kinikita that time. Hindi mo naman kailangan i-quit. Yeah, parang may example kasi para sa akin din, it's like achievement din eh. Oh, sige, go lang. And that time, it's like, I was playing minimum, highest 35 iPads at the same time. Wait! Sabay-sabay kong iPads. Sabay-sabay yes, sabay, yes, meron akong picture actually. That's a Instagram ko lahat. 35 yung nakapatog. It's like, ganito na table yun. Then. Akala ko man din, hardcore na ako nung kasi meron akong apat na telepono. 35. Grabe. So, ano yung pinapilot mo lahat yun? Sabay-sabay yun. Ang pinaka-highest ko na kaya atakihin is 6 iPads at the same time. So, in 3 minutes, kaya akong sabay, dapat magsabay-sabay yung atakihin yun. Then, syempre, kapag ganung situation, hindi mo kaya ma-3 stars eh. Mainly, you will go for 2 stars. Kailangan mo mabasag yung taon and makuha yung 50%. So, kaya ko i-drop yung units in 20 seconds para dire-diretso ka agad. OMG. Ano pala yun dati? So anyway, so tuloy natin yung kwento. So nagsimula ka sa COC, nagkaroon ka ng mga kliyente na nagpapapilot. Anong nangyari after nun? Ang nangyari, ang biggest... Paano yung talon from COC to ngayon? Kasi ngayon, iba na eh. Di ba? Tapos ngayon, streamer ka na rin eh. So ano yung laking talon nun from piloting to... When nandun ako sa COC, it's like, oh, masaya ako, may pera ako. Pero parang hindi na ako masaya sa laro. Then, kasi nung sakto palaos na yung COC, dumanin si Mobile Legends. Then, parang... Hindi ka parang kinabahan na magpalit? Kasi, I think may lesson dyan eh. Kasi maraming tao, pag nasanay na sa ginagawa nila, ayaw nila. Oh, for me, hindi na ako masaya. Hindi parang, ka talaga nag-enjoy? Parang, mas, alam ko, mas okay to choose money dan, ano, pero I choose yung bagay na gusto ko. Like, so na nasubukan mo yung ML, nag-enjoy ka? Nag-enjoy ako and ayun, gusto ko parang matutunan and maging professional. Pero ang pinaka-mainly thing dyan, hindi, it's not about professional. It's like a streamer, professional streamer. Pero saan mo na ko yung confidence na... Kasi syempre confident ka na sa COC. Mm. Gets mo na, may 35 iPad ka na sabay-sabay. Saan mo nakuha ko yung confidence na sa pagtalon mo sa Mobile Legends, kaya mo pa rin gawin ng ganong kagaling? O hindi ka ba kinabahan? Hindi ka ba natakot? Nung nasa tech ako dati, di ba? Nung iniisip ko pumunta sa sneakers sa YouTube, kabado ko. Kasi di naman ako expert po masyado sa sapatos, di ba? For lifestyle, hindi na ako naging tech na lang. Yung talon. Nakakatakot minsan. Para sa akin, just a game eh. Para silang game lang. So, parang ang para sa akin lang, kaya nila, bakit hindi ko kaya nila? Yun. So, bagay. Ilagay sa yan, kung kaya nila, ba't di ko kaya? Power up of the day. Boom! Diba? Tama naman. So, nung nagsimula ka na, paano mo naman naisip streaming? Kasi diba from piloting, iba naman yung streaming. Yun, parang ano na yun, may entertainment na yun. Bakit? Actually, dati pa talaga akong sobrang gusto ko na mag-stream. And COC is not popular in Twitch. Meron pang platform Twitch before. Wala pang Facebook, I mean, and all. And tinry ko talaga, I was streaming there. But there's not talaga, well, kunti lang talaga yung viewers. Kunti pa. So, yun talaga kailangan ko mag-try ng mga game like Dota and League of Legends. So, I gave up once sa Twitch. Then once, lumabas si... parang lumabas yung Mobile Legends, then parang pinapayagan na silang, dati may, wala pong live sa Facebook, diba? Tapos lumabas yung live sa Facebook, then I tried, I saw Doggy, na-talk si Doggy, like,
Shout out kay Doggy. Yeah. Kaya, taka dito. Kaya nakita ko si Doggy nag-stream. It's like, parang na-amaze ako. Turning point. Parang pwede pala. Pwede pala sa Facebook ng ganito. Then, may ganun talagang tao mag-inspire. Ako kung isipin ko lang sandali, sa vlogging, si Kissy Neistat, sa tech, si Unbox Therapy, yun yung mga idol ko nun eh, nung nagsimula ako. Oh, speaking of idol, ikaw, meron ka bang ano? International talaga yung mga idol ko. Ang fed ko talaga si MK PhD, pero hindi ko ma-ano eh. Pero, kailangan mo na ng Tesla. Tesla talaga. Oh, tsaka si Jamie, isang na under the James, yung gamit ni MGBHD, yung gear niya for his, oh my God, as in talaga. Minsan may abang ako eh, sabihin ko sa kanila, bilhin niyo yan, magkano yan? Tapos sabihin nila, magkano? Wag na lang. Atras ka agad pag nalaman yung presyo. Ikaw, meron ka mga? Ano, deep to deep. Gusto ko kasi sobrang minimalist. Yung chat chill. Yeah, sobrang diba, chill. Very chill parang, siya eh. Hindi lumalakpas ang 5 minutes lahat ng videos niya. Tapos actually, everything siksik. Na nakaupo lang. Tapos gusto ko yung mga graphics and animation niya. Malinis. Siya lang. Kasi siya lang yung nag-edit niya. Search ko yan. Hindi ako familiar. Oh my God! More on laptops kasi siya. Pero ang swabe nung pag-present niya. So guys, kumbaga kung may idol kayo, hindi pwedeng dapat sundan nyo lang. Para mag-fanboy, fangirl lang kayo. So bili lang kayo ng bili ng merchandise nila. Tapos pinapayaman nyo lang sila. Or nanonood lang kayo countless hours. Dapat kinukuha niyo inspiration na yun para yung buhay ninyo mas kumaganda din. Diba? Lumaki din. Kumaganda din. So maging YouTuber ka, maging gamer ka, maging whatever it is na gusto mo, hindi kanyari. Mamaya, or later in the next episode, mag-unbox kami ng Blackpink na telepono. Marami akong kilala mga Blackpink fans eh. Hindi, di ba hindi pwedeng sobrang-sobrang sinasamba niyo lang sila ng basta-basta. Ano yung nakukuha ninyo in return? Yes. There has to be something in it for you. Naging motivation na lang ating podcast. Sorry. So yung kwento, tuloy balik. So ngayon Mobile Legends na. And then you're streaming for more than a year na, di ba? Before, nung just naglaro ko ng Mobile Legends, pero inuna ko yung AOV. Then ako. Arena of Valor. Yes. Then, yes, syempre sinusundan ko yung si, ano, si Doggy. Nag-stream siya ng AOV. Si Doggy nagsimula AOV din? Yes. Hindi. Nagsimula siya ng ML, then nag-move siya sa AOV. Then may AOV. Pero ngayon nga, yeah, pero unfortunately, ngayon, wala nang AOV wala, sa na wala nang AOV. Yung pala nangyari. Okay. And yes, then after that, dire-diretso puro Mobile Legends. Pero ilan na followers mo ngayon? Sa Facebook, 200K. 200K. So, like for example, kung mag-stream ka ng isang gabi, ilan yung constant na nanonood? Constant minimum 500, 1K kapag swerte, 2K. Depende sa... So, habang nanonood ka lang, naglalaro lang sa... Yun yung live na nanonood sa kanya, 2,000 people. Wow. Tapos yung parang accumulative views, parang pwedeng 100,000, di ba? Parang yep, may... I-share yung video. Okay lang, i-share yung video. Yeah, i-share yung... Ipapashare mo sa kanila. Explain mo sa mga viewers. Like, example, may giveaways. Kung gusto mo sumali ng giveaways, you must share the stream and follow the page. No kapag nagpapag-giveaways na, i-check mo yung profile. Kapag hindi nakagawa yung steps, sorry, but pipili na iba. Pero more than giveaway, syempre may aral din. Like, paano maging Gusion? Kasi ang daming characters sa Mobile Legends na complicated. Hindi basta magaling. So yun yung value add? Para tinuturuan mo sila? Yes, talagang paulit-ulit ko talagang tinuturo sa kanila para hindi nila makalimutan. Kasi marami pa rin nagtatanong about sa build, rotation, equipment mo, ganun. I play games, pero I'm not good at it. What should I do? What kind of approach yung dapat kong gawin? To be a pro, hindi man super pro. Basta gumaling to lang. Be good at gumaling. It. Kasi gusto ko rin ma-explain sa viewers ko kung how it works, ganyan. Kasi, as a gamer, meron talagang different talents yun eh. Like example, shooting game. Hindi, malalaman mo yan. The more you play, the more you realize ano yung talent mo. Tsaka kung alin yung game para sa'yo. Anong game na para sa'yo. May point hindi lahat ng laro, para sa'yo. Talented ka. Baka nga hindi mo pa na-explore kung ano ba talaga yung platform. Malay mo, VR pala yung sa'yo. Pero maganda yung point mo kasi may mga shooting games katulad ng CSGO. Yes, CSGO. Diba? Or task PUBG. PUBG. Or kung gusto mo naman na medyo mas strategic, o yung MOBA, di pwede ka mag... MMO. Or MMO, yung may isang character ka lang na pinapalakas mo at pinapaganda mo through time. Pwede ganun. Parang Tamagotchi lang. Nabutan mo ba yung... Oo naman, naamutan ko lang yun. 1990. Sa t-shirt talaga. Actually, mayroong isang misconception about gaming eh. Parang, laro ko ng laro, sinisira mo yung buhay mo, di ba? Usually, pati teleserye. Oo, pati teleserye, naririnig mo yun eh. Hindi naman. Pero more of naririnig ko lagi sa mga
naglalaro rin ngayon sa Mobile Legends. Kasi even in Facebook, may kumakalat na parang masyado kong naglalaro. So, actually, na-encounter mo ba yun, Dowler? Na-encounter ko yun sobra, bata pa lang ako, like grade school. So ngayon, streaming na. I mean, yes. Kahit saan, kahit kaninong timeline ata natin, puro Mobile Legends yun, may nagsistream. Mm. Pero, ano ba yung minimum equipment right now para mag-stream? About earning ba? Mm-hmm. Actually, about earning naman is this 2018 talaga ang mga nangyari, parang dream of gamers. Mm. Talagang dream come true. Kasi saan ka pa makita? Like example, maglalaro ka ng games, sikat ka na, and kikita ka money. Pa. Oo. Hindi yung kadali, it's not a joke. Like example, pasok ay sa mga platform, kuha ka na kontrata, napakababa ng sweldo. Mm. But in this since Facebook Gaming came in 2018, kasi ilang hours yung stream mo in a day? Nope, it's really basic. Hindi, yung minimum hours of minimum streaming. Minimum hours, like 60 hours in 1 month. In 1 month. So that's 2 hours a day. A day. It's very easy. Easy na, hindi, depende din sa lifestyle ng tao. Pero siyempre, kung yeah, for me as a gamer, kasi basic lang sa akin. I've been playing like 15 hours a day in COC dati. Mm. I just sleep 6 hours, 5 hours. Sleep lang. Sleep lang. Pero parang may maganda yung point dyan eh. Kinarin mo all-in ka sa isang bagay. Oo. Diba? Yep. Kung all-in ka sa gaming. Yes, it was all-in like... Parang sa poker din. I gambled my life talaga. Na talaga sinugod ko. 4th year na ako noon. Then it's like 2 months na lang makagraduate na ako. Then inofferan ako ni college ASA pa yan. Nang hindi ako makapaniwala ng pera. So siyempre, this is it. Kapag hindi ko tinanggap to, mawawala siya. Mawawala yung kliyente. Hmm. Then it was the right gamble. Dami kong paid off. Ang dami kong akong kliyente ay madami akong result na napakita sa mga tao, international. Hmm. So I think, hindi ako nag-isisa sa spot na pumunta. Pero parang importante doon yung concept of going, sabihin na all in. Hindi naman lahat gaming eh. Kanyari, pwedeng sa YouTube, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa career. Pero yung ano lang, yung concept na matalagang... You're dedicated. Parang sugod, di ba? Parang all in talagang busta. Yep. Eh mukhang nag-pay off naman ng maayos eh. Mukhang diba? Pay off naman. Pay off naman. Ano sinasabi ng nanay mo rin? Tukos sa gaming. Yun, pag nakita kami, di ba nung bata ko, lagi mo ako binabawal na maglaro. Ngayon? Ngayon, ba't umiikaw ang pera? Wait! Hindi ko kailangan. Boom! White drum! So dati sa Japan ka nagsistream? Sa Japan akong nagstream, yes. And doon ako nagsimula din ng... Yung mic drop. So anyway, so at least yun yung natuloy. At least to end, ano yung mga tips na pwede mo bigay sa mga gustong pumasok sa aspiring stream? Kasi I'm sure maraming aspiring streamer. Sama na ako dun. advice ko sa inyo, so example, like, nagsimula ka ng stream, and most of the people is, di sila masaya kasi konti lang viewers nyo. Mm. Pero, huwag mong isipin yun, just mag-stream ka lang. Imagine, like example, meron kong 5 or 10 viewers. Imagine mo, nandun ka, naglalaro ka ng laro, pero meron sa'yo 5-10 people na nanonood sa'yo. Isipin mo ah, di ba, nakukuha dito. O physical. Physical. Kampu, madami na yun. So, ganun lang talaga. Baka kasi ini-expect yung mga tao 100 so, agad. Just keep trying, keep streaming, learning, and syempre dapat masaya sa ginagawa mo. Yun. Ganun din yun. Sa lahat ng bagay na sa buhay, Tito Carlo. Hashtag Tito Carlo. So anyway, so baka meron kayo parting words? If you're, kunyari may inspiration kayo, make it as an inspiration lang. Don't copy. Kasi magkaiba yun eh. For example, ito. Kunyari ako, example lang, may nagaya sa akin. Pag may nagsabi sa akin na, uy, may nagkagaya sa'yo, I'm doing it right. Pero kapag may nagsabi sa akin na, familiar yung work mo, nakita ko na yan, I think I'm doing it wrong. So, yun lang. Inspiration, pero don't copy. Don't copy. Pero, maganda topic. Ibang episode. Ibang episode na yan. Sa YouTube episode natin, may pag-usapan tayo mo kaya. Abangan yun, episode 2. Ikaw iso. Ano, it's always just taking a step back. Kung laging paakyat, syempre, tanongin mo din ulit sa sarili mo, happy ka ba? Sabi nga ni Roller, parang kung i-all-in mo, dapat happy ka. Kasi eventually, kung hindi, mag-dissipate eh. Parang 1 year, 2 year lang, magsasawa ka din. So, in everything you do, dapat happy ka lang din. Dagdagan ko lang yun, no? I think, parang the world teaches us to pursue success a lot.
Napasok ito sa video, napanood ito sa video ni Gary Vaynerchuk sa mga idol ko. So, sinabi niya, it's not just about pursuing success, but it's also about pursuing fulfillment and happiness. So it's just as important as pursuing success. Yes. So siguro yun din, ang importante. Ang ganda example eh, na tinong talagang nag-enjoy sa game, tapos from now, it's really his source of livelihood. Ikaw nga sabi niya, may work-life balance eh. Ginawa niyang work and life, yung gaming. Kaya balance. Oo. Kaya balance. There's like that, meron nakita mo yung post ko diba yun? It's like, passion or work. Oo. So, most of the people, they have no choice because they have to just work, diba? Because passion is like, imposible. Mm-hmm. So, I was like, passion is my gaming. Tapos, work is trabaho ko. So, I can do both. So, I think, napakaswerte kong tao. Yun, siguro, doon na natin tapusin. So, guys, look for that one thing that you're passionate about, that you can make money out of, and that you love. Boom.